Guys, be aware tayo sa mga sinasab natin. Kasi ngayon, kumakalat yung mga spammer. Ito lang ang warning ko sa mga hindi nakakaalam. Tignan nyo tong channel na to. Meron siyang 30,000 subscribers. At sa upload niya, ayan, 30,000 subscribers. At sa upload niya ay may mga video at views. Ayan. Meron siya sa isang upload niya ay meron siyang 15,000 views in 5 days. Pero once na i-explore niyo yung channel niya, tingnan niyo to, videos. See? This channel has no video. Paano nangyari na sa home niya ay may videos siya? Pero pag tiningnan nyo yung channel niya sa loob ng video, walang laman. So ibig sabihin ito ay isang spam. Check nyo yung playlist. Walang laman. This channel has no playlist. Papaano siya nagkaroon ng 30,000 subscribers na wala naman siyang video? Ibig sabihin, spammer nga ito. Ang kanyang community, wala. Ang mga channel na sinubscribe niya ay ito. Ito din ay sa kanyang mga channel. Kapag ka nakakita kayo niyan, nakita niyo yan, yung channel na yan, wag na wag niyong isubscribe yan. Sa kanya din yan. Lahat ng trapstar na yan, sa kanya yan. Ayan, yung mga channel na yan, sa kanya yan. Kaya mag-iingat kayo. Wag basta-basta mag-sub. Alamin muna kung legit ba yung sinasab nyo, kung hindi spammer, bago nyo isab. Kapag kaganyan, wag na wag. Kasi, ayan yung mga kumakalat ngayon eh. Marami na akong narinig na case na yung channel nila biglang nawala. Biglang, pag nag-login sila sa channel nila, ang lumalabas sa YouTube, this channel is not belong to you. Paano nangyari yun, di ba? Ibig sabihin na spam yung account niya, or tulad ng isang kaibigan ko, sa nangyari sa isa kong kaibigan na biglang nawala lahat ng video niya. Lahat ng videos niya biglang nawala. Siguro na naisub niya rin to, kaya huwag niyo isusubscribe to. Pagka nakakita kayo sa comment na mga ganitong comment, i-report niyo kaagad. Tingnan niyo yung about niya. Kasasali niya pa lang ng February 12, 2020. Kagagawa niya lang ng channel na to. Pero, marami na siyang nabiktima. See? Marami na nag-subscribe sa kanya. Kaya, ingat-ingat tayo sa mga sinusubscribe natin. Kapag kami nakitang ganito, i-report niyo kaagad. I-click niyo lang yung comment niya, then report. Report spam. Then, send niyo kay YouTube para i-block niya tong user na to. Yun lang, sana ay may natutunan kayo at sundin nyo yung warning ko na to para maiwasan natin na mapunta sa iba yung channel na pinaghirapan natin. Huwag tayong basta magsasub. Yun lang guys, thank you for watching. See you on my next one.